Ito na ang itsura ng dalawang young bird natin na binuhay ng nag-iisang hen. Dahil inabandon na sila ng kanilang tatay nung itinos natin, hindi na siya umuwi. Tad-tad sila ng bulutong dahil yung naging madrasto nila may bulutong. Hinawaan sila. Sa halip na alagaan sila. Ia-update ko kayo sa kalagayan ng mga fantastic birds natin. Welcome back uli mga Lodi. Ganito rin ang bati ko dito sa ibon na to. Yan yung batik, yung Batman. Nakauwi siya tanghaling tapat na mga Lods. Mula nung itinos siya sa San Ildefonso, Bulacan kahapon. The next day. Alas 7:15 ngayon, araw ng Lunes. Nang umakyat tayo dito sa ating lo para ipa-lowfly ang ating mga fantastic birds. Unahin muna natin yung narito sa mga breeder natin na nakawalay ng mga barako. Kahapon araw ng Linggo ay tinos sila club training sa San Ildefonso, 30 kilometers lang away from our loft. Nakabalik naman silang lahat. Pero yan yung pinakahuli, tanghali na nung nakauwi siya dahil yun uli ang panibagong tos niya. Sinusubukan lang naman natin yung ibon na yon, si Batik, kung kakayanin niyang makauwi. Pero dito muna tayo, tingnan natin itong bumalik sa atin mula sa Tagkawayan. Kapatid ito nung Batik. Tatlong buwan na mahigit mula nung hindi natin siya nakita. At ang kagulat-gulat dito mga Lods, nung pinawala natin ito sa training na yun, ay wala pa siyang singsing. Pag-uwi niya may singsing na at wala na rin sakit. Kaya shout out kun sa nag-alaga sa ibon na ito. Kung sino ka man, maraming salamat sa'yo. Sa atin naman kasi kahit na nakapikit, alam natin, kilala natin yung mga alaga natin. Katulad nitong dalawang buwan lang na ikinarga natin sa training noong pinawalang kahapon, araw ng Linggo. Nakauwi mga Lods, katatapos lang umiyak ng ibon na yan. Noong mga nakaraang Linggo ay sumisiyat pa yan. Pero nakipagsapalaran na tayo dahil matikas sa liparan. Kung lumipat ay halos isang oras. Kaya naisip ko na kakayanin nito ang bitawan sa San Ildefonso. Tatlo lang sana ang para sa South natin na iti-training. Si 727 at yung dalawang kapatid niya. Pero napakakunti mga Lods, kaya napag-isipan ko na isama na rin yung isa na matikas naman sa liparan, sa rondaan. Halos isang oras. Kaya baka kayanin niya, isasali na din natin siya. Isasabak natin siya sa training. Tingnan natin kung hanggang saan siya aabot. Maswerte kapag ka na umabot ito hanggang sa derby. Dahil subok na naman ang lahi niyan mga Lods. Isasama na rin natin si Batik, panlima siya kung sakasakali. Naalala ko noon nung tinos natin siya ay kinabukasan siya nakauwi mula sa binagbag. Sa bagay, napakainit ang panahon. Ito namang tatlong mayan na ito mga Lodi, yung mga inakay na ang bibilis lumaki. Baka magulat na lang tayo, wala na yan dyan at naglipara na. Ito na mga Lodi, nagbalikan na yung mga fantastic birds natin. Mukhang tinatamad sila na maglilipad ngayon dahil mainit. Hindi rin naman gutom ang mga ito. Dahil sa inaalugan ko na ng pagkain, ayaw pa magsibaba. Na marahil ay na-overfed ko sila kahapon dahil pinakain ko sila ng pinakain hanggat kaya nila. Kaya sinasamantala nitong dalawang inakay na ito, lalo na yung bluebar na yan, si Bulutong. Napakaraming bulutong niya mga Lodi. Ang totoo, akala ko dyan na hindi siya makakasurvive. Pero natutuyo na. Kung naalala ninyo, pati ito si Puten, dami niyang bulutong. Pero ngayon, napakakinis sa mga Lods. Ito ang katibayan, mga Lodi, na hindi kailangan gamutin ang bulutong. Pabayaan lang. Kusa silang gumagalit. Tingnan naman ninyo ito, mga Lodi, yung magulang ng mga maya na narito. Binubuli niya yung isa nating inakay, si Puti. Pero hindi papayag na mapabuli si Puti. Papalag siya mga Lodi, kanina pa yan, nag-aambahan yung dalawa na yan. Mukhang magtatalpakan pa. Ayan, lulusubin na ni Puti, naku po. Noon siguro nung hindi pa marunong lumipad yang Puti nating ibon na yan, nagugulat siya. Pero ngayon marunong na siyang lumipad, kaya hindi na siya napagugulat yan sa maya na yan. Kaliit-liit yan, laki ng fantastic bird natin. Nakakatuwa din yung maya na yan mga Lodi dahil naging butcher na sa atin. Inaantay niya na umalis ako dito at babalik na siya sa kanyang pugad. Maya-maya lang para ma-check na niya yung kanyang mga young bird, yung mga inakay niya. Buti na lang din at
Huminto na ang mga paulan-ulan dahil kung hindi eh, aampunin ko na yung mga ibon na yan dahil baka mapahamak na naman sila. A few moments later. Eto mga lodi, yung mag-iina ng mga young bird natin, yung may mga bulutong. Yung hen na yan, yung nanay nila ay wala na, magaling na yung bulutong niya. Pero tingnan ninyo, dahil sa special yung maliit na ibon, yung blue bar, yung bunso, eh laging inaalagaan ng nanay niya. Ganon din tayo mga lodi, nakatuon ng pansin natin sa ibon na yan. Hindi ko pinababaya ang magutom yan dahil gustong gusto ko siyang mabuhay. Eto naman si Boy Salpok, yan yung unang nagkabulutong at nanghawa. Bantay sarado sa itlog niya, iisa na lang yan dahil tinanggal natin yung isa, walang similya. Yung kapatid niya naman, eto si 727, nag-hatch na yung itlog niya, iisa lang din niya mga lodi. Yung isa kasi ay naawit, hindi lumabas, kaya tinapon na lang natin. Pero buo na sana yun. Tingnan natin yung young bird ni 727. Sasalpakan natin yan ng pang MacArthur na singsing. Ayan mga lodso. Kaya lang hindi nagmana sa kanya. Palagay ko ang kulay nung ibon na yan. White feather din katulad nung sa kapatid niya na flyer na natin. Dito ko natatapusin ang vlog na ito mga lodi. Salamat muli sa inyo at pinagtsatsaganin yung panoorin ito. Napapadalas na muli ang pagbablog natin dahil nagte-training ulit tayo para sa summer race namin. Bye!